Okay, simulan natin yung pag-ano, lagay ng drawer. Para makuha niyo yung sukat ng drawer, lagay niyo muna to. Kalagay nito sa kanyang kunin. Ganyan. Saka mo sukatan ng ano, metros. Ayan, 42 yung lumabas. 42 yung sahig ng drawer, diba yan? Sige, tabasin natin. 42 centimeter. 42 by 42 by 50 yung gagawin ko ano, drawer. Okay, ito na. Pag natapos yung pinto, kabayan, isunod na natin yung drawer. Ito, lalagyan natin. Sinadya ko talagang ganyan yung kabayan para makita nyo yung, para mas madali kayong gumawa pag ganyan. Mas madali. Kasi kung ako lang, hindi ko na kailangan to. Dito na lang sa gilid. Diretso yung tapos ito. Diretso na lang. Wala na to kasi ito, nakakapit naman siya dito eh. Pero dahil binibigyan ko kayo ng idea, mas maganda yan kasi ilalapag lang natin ito dito. Mas madali niyang magagawa. Tulad nito. Yan o. Pag linapag mo yan dyan, madali niyong gawin. Pero pag mga nakabitin siya, mahirap gawin yun. Pero kung wala talaga kayong plywood para panlagay dito, pwede naman siya, kabayan, yung lalagyan nyo lang siya ng maliit. Kasi gaganon nyo lang siya para may patungan lang dito. Ganun lang, kabayan. Kabayan, ginagawa ko na to. Ayan o. Siyempre ng butas na. Ayan o. 2.5 cm. 2.5. Tapos yung paglalagyan ng screw. 3 cm. 3 cm. Sige, kabayan, butasan natin. May pambutas sa bayan. Butas ba yan? Lagyan natin ito. Hindi siya kasya, kaya babawasan ko dito konti. Yan, kasya na. Okay. Yan na siya, kabayan, nakapit na natin. Kita nyo naman kung ano yung sukat niya. Ayan na siya. Apat na piraso sa isang pinto. Pag tatlo lang, lumulundo. Kaya mas maganda apat sa ganyang kahaba. So, kabayan, nakapit ko na yung isa. Ano?
ito na yung yun ang dalawa. Ayan, so kanyang loob ko ba yan? Ayan. Okay na siya. Kabit ko muna yung isang pinto ba yan? Ayos. Bayan, ginagawa ko na yung ano natin, drawer. Ito na siya, oh. Isa ka bayan. Ayan na siya. Dito kabayan kasi marami naman akong plywood. Ginawa ko pati yung sahig, makapal na yung nilagay ko. Diyan sa, kung sa inyo nagtitipid kayo, pwede yung manipis para mura. Yan na siya kabayan, yung drawer natin. Dito yung pantakip ko. Yan na siya, bayan. Ayan na yung forma niya kabayan, yung drawer natin. Okay kabayan, tapusin ko lang para mamaya pakita ko sa inyo yung paglagay ng ano dito. Ito, sana yan. Ito siya kabayan. Dito natin lalagay ano. Dito. Ayan. Ganyan siya kabayan. Mamaya papakita ko sa inyo yung paglagay. Lagay natin to kabayan. Lagay na natin to siya. Yan. Lagay natin para tapos na tayo. Para umangat siya kabayan, lagyan mo ano, ano sa lalim. Kailangan sa ilalim para umangat.
Kabit natin. Ayan gabayan, may takip yan siya. Ito may takip. Natakpan yan. Kabit natin siya doon, bayat. Kabit! Ha? Oh, ganito lang yung pagtanggal niya. Angat niya lang ito. Angat niya lang ito. Bayan. Ayan. Ito. Ha? Yan ang kabayan, nalagay ko na siya. Ngayon, para hindi ka mahirapan, lapag nyo lang siya dito. Nakalapag lang siya. Isa. Isa. Si bayan, nilagay natin yung drawer. Tingnan natin kung okay. Tapos lapit na matapos, pinalas namin ulit kabayan kasi lalagyan namin ng ano ito sumulbay. Ayan siya lang, ano, pandikit. Tapos pag natapos namin lagay niyan, i-ano na namin yan, i-deliver sa doon na namin bubuhin kabayan sa kwarto ng may-ari kasi dito na rin ako hindi kaya pumasok. Ayan sa kabayan ang dikit na dikit. Dikit na dikit. Ayan dikit. Na yung drawer natin kabayan. Yan na siya o. Lahat
na, ano. Tapos ko na gawin. Ito. Kita niyo ito kahapon, wala. Ngayon, meron na. Puputin na siya. Lahat. Maganda yung pagkalagay. Pati ito. Yan. Kinalas ko muna siya. Kasi yung lalagyan namin na nasa second floor. Hindi siya kakasya sa hagdanan. Kaya kinalas ko. Doon mo na lang bubuhin yan. Kapag lalagyan ko. Yung iba. Okay na yung ginawa natin kamayan. Sana may natutunan kayo. Yung ganun lang yung paggawa ng cabinet. Wala nyo. Ayos na siya. Ganun lang siya kamayan. Si Bayan, maraming salamat sa panonood nyo ng video ko. Sana may natutunan kayo kahit basic lang. Meron pa akong isa pang cabinet na gagawin. Dito yung plywood. Ito yung plywood. Ayan. Off-white siya kabayan, hindi siya puti. Off-white. Simulan ko na yung bukas para sabay-sabay na yung paglagay doon sa bahay na paglalagyan namin. Yung kabayan, maraming salamat. Ulit. Ingat tayo lagi at God bless sa inyong lahat.